Napapanahong issue sa larangan ng politika, showbiz, tatalakayin, hihimayin, re-reaksyonan ng Che Guevara TV. Che Guevara TV nga po pala, isang reactor ng mga viral issue na nagaganap dito sa Pilipinas. So yun po mga kabiyaya, mga ka-DDS, isang mabiyayang araw po sa ating lahat. Welcome back to my YouTube channel. Che Guevara TV nga po pala, isang Duterte defender at reactor ng mga viral issue na nagaganap dito sa Pilipinas. At ito pag-usapan natin, no? Ito na po yung matagal ko din inaantay na humarap na si Major Alan De Castro. Alam ko yung iba nakapanood na nito, pero dito, no? Lagi ko kasing talagang inaabangan to at gusto ko rin po na mabigyan ng hustisya itong si Catherine Camilon na isang beauty queen pageant na isang beauty queen na matagal na akong nawawala, halos maglilimang buwan na, halos mag-aanim na buwan na po na hinahanap ng kanyang magulang at nangihingi sila ng hustisya para kay Catherine Camilon. So eto na nga, no? Totoo kaya ang sinabi ni Major Alan De Castro patungkol sa kanila ni Miss Catherine Camilon? So ito, panoorin na natin to. May kaso ka nang na-file sa'yo? Yes, Sir Ronak. Anong kaso? Kidnapping and serious illegal detention po, Sir. Girlfriend mo yung missing na beauty queen? No, Your Honor. No? No, Sir. Yun lang. Yun lang eh, sa tinagal-tagal ko na nagbablog dito sa issue na to, eh, may mga picture kayo at nagkikiss pa nga kayo, so paano hindi mo magiging girlfriend yun? Kalukuhan naman po ata. Hindi mo girlfriend yun? Hindi po, Sir. Under-out ka ba? Ayaw ko mag-contempt ng tao dito, tapos baka mamaya i-contempt kita. Under-out, Sir, under-out. Ha? Hindi mo girlfriend yun? Hindi po, Sir. Saan yung parents? Hindi niya girlfriend si yung anak niyo na missing? Girlfriend po, Sir. Girlfriend? Doon pa lang. Girlfriend po, na late na lang din po namin na nalaman noong nawawala na po yung kapatid ko. Na girlfriend niya? Opo. Bali, October 12 po nawala yung kapatid ko. October 13 ko po nalaman na magkasintahan po sila. Nang dahil po doon sa kaibigan po ng kapatid ko na nag-open po sa amin po ng lahat. So ano palang relasyon ninyo? Again, you're under oath, ha? Yes, Sir. Under oath ka, Iho? Yes, Sir. Wala po, Sir. Hindi po kami magka-relasyon, Sir. Bakit? Sabi mo hindi mo siya girlfriend? Hindi po talaga, Sir. Sisi na. Tapos nawala na lang. Wala po kami relasyon, Sir. Makikita naman yun, Sir, sa mga affidavit nila, Sir, na wala naman sinasabi na kung sino ang karelasyon. Eh, anak ng baka. Wala kami relasyon, Sir. May picture niyan eh, may viral video pa nga. Tanong hindi ikaw. Ay, nako. Bigigil naman ako sa'yo eh. May picture eh. Na magkahalikan sila, tapos may text. Bago mawala si Catherine Camilon, may text messages. Okay, pray natin. Wala na silang relasyon? Nagsisinungaling siya, Sir. Paano ka nakasuhan kung wala kang relasyon? Ang allegation nila, Sir, ako daw po yung boyfriend. At ako daw yung nagregalo ng sasakyan, Sir. Pero may mga affidavit sila, Sir, na hindi nila alam kung sinong boyfriend. Ang sabi nila ay yung sasakyan daw ay binili. Yun lang, Your Honor. NBI, na-establish ba nyo na girlfriend niya yun? Yes, Your Honor. Oh. PNP, Jack Malinaw. Yes, Sir. Based on the statements given by the witnesses, Sir, may relationship si... May relationship? Yes, Sir. Oh. Yan ang tatanggi mo? So, nagsisinungaling ka sa harapan ko. Your Honor. Ha?
Naku, umayos ka kay Bato, mainit ang ulo niyan. Etong hearing na to, mga kabiyaya, ito yung nag-walk out si Senator Rapi Tulfo. Kaya ano, kaya mag-ingat-ingat ka dyan. Pusat. Anong basis yung NBI na kapag sabi na girlfriend niya si yung nawala? Mr. Chair, Your Honors, may sworn statement po kami nung close friend ni Catherine Camino in the person sa... of Vanessa Baracchio. She is an incumbent municipal councilor Basista, Pangasinan. Mahina na po. You are an ito. Investigator. Yes. Criminal investigator ka na NBI. Yes, Your Honor. Yes, Mr. Do you believe na girlfriend niya based on the affidavits na nakuha niyo? Affidavits! Aside from the affidavits, we have photographs of Major De Castro and Camilo na displaying photographs. Yan na, pakita niyo. Jack Malinaw. The same thing, sir. We also have the statements and supplemental statements of Miss Vanessa Baracchio and also the screenshots of the pictures of the two individual displaying affection, Your Honor. So, totoo nga lang ito, mamputol ko lang kayo, ha. Ang tagal na ho nito. Dapat dito na to nirekte, eh. No, ang tagal ng pinagantay ang mga pamilya nito para mabigyan ng hustisya si Catherine Camilon. Yokos, why I don't cite you in contempt before this hearing, before this committee? De Castro. Your Honor, nagsasabi po ako ng totoo. Wala po kaming... Totoo lang sinasabi mo? Yes, Your Honor. Ha? Wala kang ebidensya na hindi kayo boyfriend? Hindi mo siya girlfriend? Wala kaming relasyon, sir. Wala. Wala kayong relasyon? Wala po. I am not satisfied with your explanation. Ginoong Tagapangulo, iminumungkahi ko po sa ating komite na ma-cite in contempt si Ginoong De Castro. Yari ka dyan. I so move, Mr. Or lying. Chairman. Opo. Or lying before this committee. There is a motion to cite in contempt Police Major Alan De Castro for lying before this committee or not telling the truth. Any objection? Hearing none. The motion is approved. Nako, yan na nga. Pumsik, you take usa. You take physical custody of this Major De Castro. Magbantay. Nakangiti pa, oh. Punta, nakangiti ka pa. Kaya siya magpantay. Saman nyo na rin yan. Ka, kung wala kang papel. Sinabinahan po ako, Your Honor. Ha? Sinabinahan po ako, Your Honor. Bakit ka sinabinahan? Dahil sinasabi po nila, Your Honor, na driver daw po ni Major De Castro ako. Driver ka ni De Castro? No po, Your Honor. Ano kanya? Ang actually, Your Honor, driver po ako ng pamilya po nila. Driver ng pamilya nila? Yes po, Your Honor. Paano, NBI, paano na-implicate ito si Pagbantay? Sa ngayon, sir, wala pa kaming sufficient evidence against him. So, ito nakasawan? Hindi, kasi ganito yan. No, si, etong si Magpantay, hindi rin kasi masyado kasi itong natarantay. Kung sakali man, nawala ho siya talagang kasalanan dito, ah. Ang pangit lang kasi sa ginawa niya, nagtago siya. Oh, totoo. Nagtago siya kaya ano, kaya talagang pinaghinalaan talaga siya na kasama siya rito sa pagpaslang or pagkawala ni Catherine Camilon. No, kaya ito na 'yung nangyari sa kanya ngayon. Nag-file po ng kaso Mr. Chair is the CIDJ and the PNP. Yeah, malinaw. CIDJ. Sir, it was established his participation, sir, when our two independent witnesses saw him supervising the transfer of a unconscious woman, duguan ng ulo, nang isinakay from a red CRV from a Nissan Juke to a red CRV. He was identified vividly by the witnesses because tinutukan nga sila, sir, nung dalawang witnesses namin, tinutukan niya ng barel. Anong ginagawa dito? Umalis na kayo dito.
And based on the recollection, sir, ng mga witnesses, nandun naman sa statement nila, meron siyang tattoo sa dalawang binti niya, sir. Kasi he was wearing shorts during that time. That was the statement given to us. May tattoo ka? Meron pa, Your Honor. Meron. Ako! Meron pa. Confirm yung sinabi ng witness. Hindi po, Your Honor. Pero, inaamin mo na driver ka ng pamilya ni Yes po. Di Castro. Yes po, Your Honor. Ang dinay mo is hindi ka driver niya. Yes po. So, he is a member of the family. So, pwede ka rin mag-drive sa kanya. Ang sa father and mother lang po niya ako nagda-drive, Your Honor. Father and mother? Kung mag-drive man ako, Your Honor, sa kanya, sa mga private na lakad po, for example, mag-anak sa kasal, mag-anak sa binyag. So, bakit yung kay Camilo, hindi po private yun? Ganun na rin yun, ah. Ilang po, Your Honor. So, nagda-drive ka rin sa kanya? Oo, oh, ganun pa rin. Opo, Your Honor. So, di ba? Dadahilan ka pa, eh. Naku, naglagpata. O, yung nangyari dyan? Naglagma. Ayan, okay. Pwede magtanong na. Yes, go ahead. Ginoong Jeffrey, magandang hapon po. Kayo po ba ni Mr. De Castro, ano po ang relasyon ninyo? Very close po ba kayo na employee-employer? Ano po ba ang hindi ano po. Nyo? Close po ba kayo? May mga personal kayong mga sikreto na nalalaman Bako, tungkol sa kanya? Sikreto? Pag-jowa ba kayo? Hindi niyo po nakikita? Wala po kayong nakikita? Wala po. So, kasi yung driver ko, maraming alam tungkol sa akin. Kaya lagi kong binabantayan yun, ikaw ah. Kayo, wala pong ganun. Wala po. Sabi niyo po kanina, meron kayong mga private na lakad. Oo. Agal lang po, Your Honor, sa... Hindi niyo po nakita kailanman yung pinag-uusapan po natin na dalaga na nawala. Hindi niyo po nakita, hindi niyo po nakilala. Hindi po, Your Honor. Walang pagkakataon. Wala po. Family driver ka. Diba? Tapos hindi mo kilala si Catherine Camilo. Alam niyo po yung kasong ito. Opo, Your Honor. Nung nalaman niyo po yung kasong ito, ano pong naramdaman po ninyo? Agad ko pong pinuntahan si Major De Castro po sa bahay nila para po alamin kung bakit po nandun po yung pangalan ko, nakita ko po sa TV. Tinanong din niyo po bang si IDG bakit kayo identified? Hindi po, Your Honor. Ah, wala po kayong abogado na nakipag-usap sa CIDG? Dito na lang po, Your Honor. Dati po, nung una po, ang tanong po kasi ninyo is dati po, nung nalaman ko po ano pong ginawa ko. Eh nung pahuli po, nung nasabahan na po kami ng kaso, attorney ko na po. Kumuha po ang attorney ng parents ko. Wala po kayong nangyaring pagpapaliwanag sa CIDG? Hindi po kayong nagpaliwanag sa kanila? Kinausap po ako ng lawyer ko about po dyan. Pinili ko pong manahimik po. Pwede naman doon po ako magbigay ng salisay at pwede pong manahimik. Mas pinili ko na lang pong manahimik, Your Honor. Mas pinili niyong manahimik? Opo, Your Honor. Alam niyo po kung gaano kaseryoso yung kaso? Opo, Your Honor. Alam niyo po ang pwedeng maging sintensya din ninyo pag accessory kayo sa ganitong klaseng krimen? Opo, Your Honor. Ayun. Mas gusto niyo pong tumahimik? Kesa ipagtanggol ang sarili po ninyo? Your Honor, kasi po, nasa fiscal yan na po ang kaso namin. Ano na po sa submitted for resolution na po. Kaya, mawalang galang na po. Mataas po ang tingin ko po sa inyo. So, sigado na lang po ako magsasalita. Hindi, okay lang naman po yun. Karapatan niyo po yun. Opo. Nagsasalita ka nga ngayon dito eh. Yung pinapakinggan ka nga namin. Nagsasalita ka eh. Boom! Ang lahat po dito ay may boses. Huwag po kayong mag-alala. At kami po naman ay nagbibigay galang din sa judiciary, siyempre. Pero siyempre po, ito po ay lagot kaso dito? Dito sa aming komite. Sila dito? Kaya gusto din po namin, kung ano naman po yung gusto nyo ilahad. At kasi kami din po, gustong-gusto din namin malaman kung ano yung nangyari. Kasi hindi naman po magandang pangyayari ito na isang pulis ay involved sa, allegedly involved sa pagkawala ng isang dalaga. At alam niyo naman po siguro palagi ang sitwasyon, ano? Kapag kaganyan na ang naiipit sa ganito, kayo. Alam niyo po ba yun? Na ba, maaring kayo ang maipit dito sa dulo? Opo, Your Honor. Okay lang po sa inyo?
Pwede po kayong humingi sa amin ng pribadong pag-uusap ni General Bato, ni Senator Bato, kung gusto niyo pong makipag-usap sa amin. Kasi ang ayaw po namin dito ay kung sino yung taong maliit, yun ang napapahamak. Kasi lagi pong ganyan sa atin eh. Lagi meron tayong poll guy. Kawawa naman. Kaya kung gusto niyo pong makipag-usap sa amin ng pribado, handa po kaming makinig sa inyo at tingnan po namin kung paano kayo matutulungan. Dahil sa amin po, ayaw namin ang laging napapahamak yung maliit na tao. Kasi pagka ganito, huwag naman sanang umabot na kayo ang aming tigapaamin. Yun ang mahirap eh. Kasi ganyan po eh. Kawawa lagi. Sana po, magkaroon po kayo ng lakas na loob na makipag-usap sa amin. Handa po kaming makinig, si Senyor Jeffrey. Yun lamang po, Chairman. Maraming salamat po. Thank you, Senator Robin Hood Padilla. Anyway, yung kaso ninyo, andyan na sa korte. Mayroon kayong gusto sabihin na mga pamilyang Camilon? Ito. Mayroon kayong gustong maparating sa kanila? Ang lagi lang po namin, sir, na hinihiling ay malaman ho namin talaga ang totoo sa kung ano pa po ang nangyari sa aming anak. Dahil limang buwan na ho namin siyang hindi alam. Dahil wala nga hong nagsasalita sa kanila. Dahil kagaya po ni Magpantay, siya po yung sinasabi na kasama na maglipat nung sinasabing babaeng duguan na sinasabi yun ng aming anak. Sir, napakasakit naman at napakahirap sa loob namin bilang pamilya na hanggang ngayon wala ho kaming naiintindihan. Wala ho kaming alam kung nasan ho talaga ang aming anak. 5 buwan na ho, sir. Kahit ho lumabas yan. Dahil nung una ho nawala yan eh. Nung una ho labas na kasali siya, kasama siya sa kapangyari ho sa pagkawala ng aming anak. Nawala ho siya. Parang tumago. Ayun yung sinasabi ko kanina, na biglang nawala itong si Jeffrey Magpantay, na kaya na nagkaroon ng suspecha itong mga ito, yung magulang or pamilya ni Catherine Camilon, no, na talagang may kinalaman siya sa krimen. Kasi wala eh, biglang nagtago eh. Tutuloy natin. Nung naglapit nga po kami kay Senator Rafi Tulfo sa kanilang programa, makailang hindi ko alam kung may linggo o inabot ng buwan, bigla ho siyang lumitaw sa Balayan Police Station na hanggang sa ngayon naman ho wala siyang sinasabi. Pero yun ho ang sinasabi ng mga witnesses po ng CIDJ na siya yung nakita na nagmamando ho doon sa mga tao na naglilipat ho doon sa babaeng duguan. Naku. Sir, hindi ho namin alam kung ang babae ho bang yun eh, talagang ang aming anak. Kailangan ho naming malaman. Kailangan ho naming maintindihan kung nasaan ho ang aming anak. 5 buwan na ho, sir. Wala ho ang, hindi ho namin alam kung nasaan. Mahirap ho sa amin, pero pinaglalabanan ho namin dahil kami ho'y naasa na makakaroon ho ng linaw ang aming problema na ito. Kawawa naman itong mga... Hanggang sa umabot na nga po dito sa Senado ang kaso na ito. Kaya nahingi ho kami talaga sa inyo ng tulong. Kung paano ho namin malalaman kung nasaan ho talaga ang aming anak. Oh, Magpantay. Hindi ka ba na konsensya sa naramdaman ng ina ng babaeng nawawala? Ikaw ang tinuturo na nagbit-bit nung sugatan na babae. Eh kung saan naman yung babae na yun ngayon, kung ikaw yung talaga nagbit-bit, tulungan nyo naman. No? May balik yung katawan na doon sa pamilya. Kawawa naman. Ikaw eh, pamilya ka rin eh. Hanggang kung ikaw ba may mamamatay na tao na member ng pamilya tapos hindi may balik yung labi, mapapalagay ka kaya? Siguro hindi ka mapapalagay, di ba? Nakakawa talaga. So ikaw tinuturo ngayon, alam mo kung saan yung babae na bit-bit mo na duguan? Kung nasaan na ngayon? Hindi ko po alam, Your Honor. Hindi mo alam? Hindi po ako yung nakita ng dalawang witness, Your Honor. Hindi ikaw? Yes po.
Alam nyo, paulit-ulit lang itong sinasabi ni Jeffrey Magpantay at ni Alan De Castro na hindi sila, at meron pang pagkakataon na ayaw nilang magsalita. Ayaw man lang nila ipagtanggol yung sarili nila kung talagang wala silang kasalanan. No, kaya pahaba ng pahaba itong kaso na ito eh. Dahil dito ayaw talaga nilang magano. Talagang parang planado na rin ito nung dalawa na walang magsasalita. Anyway. Yes, why just ito? Baka hindi naiintindihan ni Mr. Magpantay na civilian po kayo, no? Opo, Your Honor. Hindi po kayo police, siyempre, maliwanag. Alam niyo po, kami po ni General Bato, ni Senator Bato, ako po ay dating bilanggo at si General Bato ay dating direktor sa Bilibid. Opo. Gusto ko lamang pong ipaalam sa inyo, yung mga kasong ganito, kakarumal-dumal laban sa babae, at pag kayo po ay nakulong, kayo po ay napatunayan na nagkasala at ginawa niyo po ito, at kayo po ay walang proteksyon, yung mahirap po ang magiging sitwasyon niyo sa Bilibid. Ako na po ang nagsasabi. Totoo yan. Dahil sa Bilibid, padel ka may doon. Mga kaso po na yung mga kaso na yan eh, kahit na bilanggo yan at mga kriminal, pero pag pinag-usapan dyan ng rape, yung ganitong klaseng kaso, eh may paglalagyan po kayo sa loob. Kaya minin nyo na lang kasi kung kahit sa inyo, Sir Jeffrey, baka wag na po tayong umabot sa contempt din, baka gusto nyo po kaming makausap. Handa po kaming makinig sa inyo, Sir Jeffrey. Pag-isipan nyo pong mabuti. Kasi baka hindi nyo po nalalaman na kung gaano po kabigat ang maipapatong sa inyong kaso. Wala po kayong proteksyon na mangyayari dito. Hindi po kayo katulad ni Sir De Castro. Na yan, polis yan. Pag yan nakakulong, definite yan. Meron yan proteksyon sa loob. Kasi may mga pulis din doon na nakakulong. Merong building na kukuha dyan. Sa inyo, wala. Pag-isipan nyo pong mabuti. Pag-isipan nyo pong mabuti ng 10 beses, pag-isipan ninyo, makakatulong kayo sa pamilya na kawawa naman ang pamilyang ito. At tayo, makakatulong sa kanya. At kami, makakatulong sa iyo. So, are you willing na mag-executive session sa... So, ganda yung offer. Maganda tong offer na to ni Senator. No po, Your Honor. Wala po kasi po ako, Your Honor, itetestigo po. Ha? Wala po akong itetestigo laban kay Major. At wala po akong alam tukol sa babae. Ibig kong sabihin ba, gusto mo bang makipag-usap sa amin mamaya, afterwards? Pwede po. We are offering you our... Pwede po, Your Honor. Pwede po. Gusto mong makipag-usap sa amin? Pwede po. Mamaya, pag adjourn namin natin dito, mag-usap tayo. Okay. Yun. So, tapos na yung video, no? So, abangan na lang natin. Ewan ko lang kung may update na, pero check natin para mas maganda. Update natin na Catherine Camelon, latest, ano. So, ito, lumalabas, no, ay kay Senyora Bas pa rin. So, ito, 1 day ago. Oo, bali halos 1 hour din to. No? So, ganun at ganun pa rin ang nangyayari na... Stigo so, dito kay Catherine Camelon. So sana mabigyan na to ng justisya tong taong to. Gawa nang ang tagal na ho nito. Sobrang tagal na po nitong kaso na to. Halos kung hindi pa po ito na iakyat sa Senado, wala po. Kung hindi pa po ito inaksyonan talaga ng mga senator, ni katulad yan, nila Senator Rapi Tulfo at ito ngayon, si Bato at si Senator Robin Padilla, hindi talaga tumano. Pero sana, at ang hiling lang din naman natin dito, makita yung ano, at kung ano talaga yung nangyari kay Catherine Camelon. So yan, hanggang dito na lang yung video natin mga kabiyaya, mga ka-DDS. Maraming salamat po sa walang humpay na supportan nyo sa aking YouTube channel. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. At pindot na lang dito yung bell button para lagi tayong updated sa ating mga video araw-araw. So maraming salamat. Ingat po kayo palagi. And peace and God bless. Bye-bye.